After 15 kilometers, parang medyo hinihingal na minsan. No? Sa tingin ko, parang babawi siya. Is in the process of adventuring around the world. Wow! And making a documentary of his adventures. And also trying other outdoor activities for the first time. And it's interesting that he wears a character mask. Naka-mask po siya. May mask pa naman siya. Ang favorite superhero ko nandito sa outdoor. Wow! Nandito kami sa Koyo Island. Nandito kami ngayon sa isang stopover dito sa Rizal dahil sinabahan namin yung asa naming kaibigang galing sa ibang bansa, isang guest namin. Gusto niya kasi makita yung magagandang spot dito sa isla ng Kuyo. So magbabike kami ngayong araw. Nagkita-kita kami kanina umaga sa plaza. May isa sa mga kaibigan ko, si Emil, tsaka itong si Pinoy Geek Adventurer. Nung makita ko si Pinoy Geek Adventurer, ano eh, nakamask, galing na, parang galing siya talaga ng outer space eh. Isang cool na nakamaskara. So, after my galactic adventures, I came back here on Earth to explore different islands on this planet. And today, I will ride on this vehicle called the bicycle to explore this island of Kuyo. Then, start na kami ng ride. So, sa riding namin ngayon, itong si Mr. Mask, naka-maskara eh, na sumasabay naman. Ang bilis ng takbo namin eh, nakakahinga pa siya. Eh wala naman butas na para makahinga na maayos yung mask. Eh sa tingin ko okay naman, hindi pa naman hinihingal eh. Kapag ikot namin, dumiretso na kami sa may tanga-tanga, sa Bigsing, then papunta ng Suba. Eh nandun na kami sa Suba. Diretso na lang kami ng papuntang Tabunan. Pagdating namin ng Tabunan, pinasyala namin yung yung tinatawag na pier, gawa sa bato. Kung pier ba yung utulay, pero malupit yung pagkakagawa eh. Parang hindi man-made eh. Alien-made ata eh. Kasi ang ganda eh. Mga estimated ko is after 15 kilometers, itong si Pinoy Geek Adventurer. Parang medyo hinihingal na minsan. No? Ang nabanggit niya eh, hindi naman pala siya nagbabike. Sa totoo, yun ang first time niya. Ngayon pala. This is the first time I'm utilizing a landcraft. I mean, I don't want to, but I used to ride an aircraft on my previous escapades. So, I'm gonna need my mean face today. So ako naman, regular naman yung yung biking ko. Actually, tuwing umaga, nag-start na ako. Nang 6, dapat 7, tapos ko na yung around the island. Kasi kailangan ko pa magpahinga ng isang oras para pumasok sa trabaho. Pagkatapos, dumiretso na kami ng papuntang Tawa. Doon naman kami sa may LM Beach. Doon kami nagpahinga ng konti. Then, diretso ulit kami. Nice. Pagkatapos, ito kami pumunta sa may Balagan. Kapunta naman ng Manik.
Kasi sa may manik, doon mo makikita yung nag-iisang balloon. Kung iniigi ba ng mga locals, masarap yung tubig doon. Matagal na yun, pero yun ang nagsisilbi ng inuman na tubig. Pagkatapos no, diretso naman kami sa ano, sa Lubuan. Pero dumaan kami din sa likod, sa may Digban, para may madaanan namin yung isang ano doon, yung parang beach na nakatagong beach doon. Pero ngayon, ano na rin eh, mga nakaka-discover na rin ng mga taga-bayan. Minsan doon sila nag-beach. Then, pagkatapos noon, diretso kami doon sa may airport. Dumaan kami dito sa likod ng kay Mamis. Sa may airport naman doon, yun yung magandang part. Paghapon, maraming mga baka doon. Parang nasa New Zealand yun. Pero sa ngayon, kanina nung dumaan ka doon, kanina mainit pa. Palang mga baka. Actually si ano si Emil kaklase ko. Ano 'yan eh? Adventurous more on mountainy. Oh, umakyat ng bundok. Kaya nagba-bike din. Actually, yung level ni Emil is medyo mas mataas sa akin. Pinipilit kong habulin eh. Kasi nga naman eh ako ay bago pa lang nag-umpisa. Siguro bago matapos ang araw na 'to eh makikita ko kung medyo umangat ba yung level ko or mas umangat sila. Lalo na yung si Pinoy Geek Adventurer. Oh, sa tingin ko parang ngayon, kapag pahinga kami, mamaya babawi siya. Si Pinoy Geek Adventurer, pakiramdam na makasama siya. Ano eh, iba eh, kasi gusto niyang ma-explore itong isla namin dito sa Puyo Island. Bihira lang naman yung mapunta ditong mga vlogger. Galing pa naman ng outer space si Mr. G. Adventure eh. Yun, sinamahan namin. Pagkatapos na niya, medyo gutom na kami. Diretso kami dito sa may pantayanan dito mismo. Diyan kay ate kumain kami. Yun. Sa route namin ngayon, more on road kami. So, meron din namang mga trails. Kaso, hindi ganun ka, hard trail. Kung mga bike na gamit namin is, for road lang. Kung gagamitin namin sa hindi para dun, disgrasya ang abutin namin. So, for safety purposes, ito lang kung ano yung applicable na kung anong pwede sa bike na gamit namin, dun lang kami. Ayun, nandito kami ngayon para magpahinga muna kasi nag-reboot kami na halos ng buong isla dito sa Puyo Island. From Puyo, dun sa may simbahan hanggang dito sa may bantayanan. Yun. Pakikita nyo naman, kaganda naman ang mga spot dito sa amin sa Puyo Island. Wow! Mas maya-maya konti, ikot pa kami papuntang Rizal din. Siyempre, kasama pa rin si Mr. Pinoy Geek Adventurer from Outer Space. Papunta na ng bayan. Nagtatambay po kami ng mga barkada ko sa beach. Then, bigla po namin nakita yung si Kuya Geek Adventure na kung saan po ay nakikita namin siyang nagpa-paddleboard. After a tiring day on a land-based vehicle, it's time to chill on a watercraft. Although, I already did paddleboarding before and it's one of my favorite pastimes. Isa pa na siyang adventurer na kung saan marami nang napo
pupuntahan ang beach na always nagpa-paddleboard. Kanina, nilapitan namin siya. Sumusuot siya ng character mask habang nagpa-paddle. First time kong nakitang nag-ano na may character mask pala yung nagpa-paddleboard. Then, tinanong ko siya kung meron siyang extrang character mask. Then, sabi niya meron nga daw kasi ngayon pinahiram niya sa akin tong Batgirl mask. So I had a great time exploring the island today. I enjoyed utilizing the water-based and land-based craft. Also, thanks for all the locals who introduced me to the beauty of the island. Tomorrow, my next adventure would be kiteboarding. So see you there. Ako nga pala si Ron, Ronaldo de la Torre. Hello, I'm Joy. Hi guys, my name is Prezi, you can call me Prez. So, biking, yun talaga yung hobby ko ngayon eh. Alright! Hiling din po ako magluto, magsayaw at kumanta. Magsayaw kasi tiktoker po ako din, maligo, so kumain, matulog. Masaya ang may mga nakabisita dito. Lalo na ngayong panahon ng pandemic, pero patapos na rin. Punta kayo dito sa amin sa Kuyu Island. So, after my galactic adventures. So, after my galactic adventures. What? This is my voice. Kuya, wait. Ay, hindi ba? Ulit. Diba? Okay, thank you so much.